na kahit iba nila. Joke lang. Isan ba yan? Hindi muna tayo bias dito dahil intense na naging laban kanina. Mamaya tayo magpapakabias. Pero during that game, Arkin, Blacklist International, I actually thought that Blacklist International parang sa Lord Pete, parang kakalas sila eh. Oo nga eh. Parang ang dami nilang may mga miscom during that time. Pero RQ Hoshi, parang sumabay din sila dun eh. Yeah. And RQ, again, muntikan na yun. Pero Blacklist on the back of our Wise SS, one of our kings of the jungle, si Wise Deathless. We were able to hold on at napayikan natin ang laban. Ito naman sa game number 2, RQ Hoshi. Pakita naman. So wala tayong walang pakito para kay Edward. Bisado na din natin yan kasi si Edward yan yung ginamit niya na hero kanina. Tapos Pinoy pa yung skin niya. Somatic na. Getting aside, RQ Hoshi, they got the pakito, Blacklist International, pagka may pakito ba, usually ano maganda na gawing mid lane, mga Rafaela ba ganun? Oh, yung mabilisan para tulungan mo mag-rotate yung pakito. Actually, solid nga yung tandem kanina ni Edward at saka ni Mamsi, si naging Superman punch. Oo. Nagawa kay pakito. The flying puncher. The flying puncher kanina. Super Edward. Ay. Oh my goodness. Blacklist International. Kinuha nila ang mga iconic picks. Eto na. Inilatag na ang hero ni Venus at ni Wise. Oo, yung domain of the moon goddess, kung gawin mo yung Espanyol, welcome to Villa Luna. Ayan, sakto. Saktong-sakto. Para, ginawa talaga yung hero na yan para kay V. Oo, nung na ipasok si V sa ating mundo, sabi ng developers, gawa nga natin to ng hero. Nasa propesiya yan. Nasa propesiya, na isusulat. Sa year 2016, gagawa tayo ng MOBA sa cellphone. Oo. At merong isang manlalaro na itinakda para gamitin ang hero na to. Ama, kitang-kita. And of course... Ginawa na kwento, bigla eh. Si Wise, kinuha niya yung YSS niya. And of course, RQ, yung isa sa mga bans kanina ng Blacklist International. Oh, agad. Kinuha kagad nila. So far sa Ruby Pakito, that's a scary combo. Kung ikaw yung ube strat ng Blacklist International, dapat mag-ingat sila kay Vin. Hindi natatakot si Vin na di ba madalas yung ultimate ni Ruby ganito, Ate Shante? Lalapit ka. Mahook ka sa ultimate sa kanya. Biglang mag-flicker. Siya hindi siya takot mag-flicker tapos gagamitin yung ult para makatak lang talaga. Para lang maabot agad. Para maabot agad. Then maghihintay dito si R7, si Clay, na lumapag ng Feathered Airstrike. Oh yes, maganda yung dito. Pero... for the side of Blacklist International, they got the Cho. Ito na yung mga signature heroes sila para sa kanilang team. Pwede pa nga itong gamitin actually ni Edward. And most probably, since si Blacklist International, naging masakit para sa ulo nila kanina yung Cho ni Skylar because of that split push, kinuha na muna nila ngayon. So Blacklist, they're leaning towards lineup na as much as possible, more on the hyper-aggressive. Kasi kapag ka ginagawang mid dito yung roamer, yung Cho, kakaiba maglaro si Haji nun eh. Yeah. Your team is banned. Already picked up here. So, given na yan. And dapat mag-ingat dito si Clay. On that Farsa, siya ang maghahanap talaga sa Farsa na yan. Ma-interrupt mo lang yung ulti niya. Sayangin mo yung Feathered Airstrike. Swak na yun para sa Blacklist International. And actually, sobrang gusto ko yung ban dito ng Blacklist. They take away the Clay. RQ Hoshi could have, they could have used a ban para sa crit na yan. Pero yung mangyari ngayon, tanggal sila ng mga marksman. So, RQ, mag-iisip sila dito, pababan natin. Tinanggal yung Harith ulit. Same bans for RQ, Hoshi. Talagang ayaw nila makalaban itong mga heroes na to. Bukas pa pala yung Nathan. Bukas pa yung Nathan. And right now, yung lineup ng Blacklist International, nakuha na si YSS. Nakuha din nila si Nathan, binan nila yung dalawang heroes. Parang for RQ, limited yung kanilang pwedeng ilagay sa gold lane. Yes. So, what a play by a Blacklist Internet. Ano kaya mga pwedeng gawing gold lane dito possibly ng RQ? Hindi ko makakaw. Meron pang isang marksman available. Baka magano na lang sila. Mag-Esmeralda sa gold lane. Pero ang hirap yun. Nathan kalaban. Oo. Yun yung Beatrix. Pwede rin mag... Pwede na lang kung magkuklod sila.
Up, pwede, pwede. Kasi against the Estes. Yeah. Pero kapag ka mag-cloud dito si RRQ Hoshi, yung nakukuha ninyo ng Blacklist International. Oh! Okay. Bruno. Nice biribiri. Nice biribiri. Finally, nasabi ko din, may nag-pick din ng Bruno. Okay, siguro yung RRQ, no, pupuntahan talaga nila yung si Skylar na siya yung tutulungan. Oo. Eh, mataas yung capability nila mag... Actually, yung lineup ng RRQ, yung main damage dealers nila, yung Paquito at yung Bruno, ang taas ng capability nila na mag-spike by 8 minutes. Oo nga. Kung makuha lang nila yung first item nila, ang sakit na yan. Basta, so for Blacklist dito, since ganun yung mga heroes ng RRQ Hoshi, gusto nila ng lineup na makakapag-rotate agad. Oo. Napaganda for Blacklist International, although ang nakikita ko dito sa lineup ng Blacklist, kapag hindi tumaba yung anyway, pagka hindi pala tumaba yung YSS, meron pa silang Nathan. Yes. So may marami silang pwedeng pagkuhanan at isinara na ang portfolio ng mga hero ni Coach Bon Chan. Grabe, dalawa ba 'yon? O dalawa. Ano ba yung binder dala dito? Oh, dalawa. Dalawa. Oh, dalawa. Oh, grabe. Grabe. Aming homework ginawa dito si Coach Bon. Ito na. Ah, si Coach Dex. Ito na ang ating game number 2. Will RRQ Hoshi be able to stop the momentum of Blacklist International? Ito na ang heroes ng ating mga players. We have another... we have a different hero for Skylar from Chonau, a marksman, a Bruno, as we head sa ating Land of Dawn. This is going to be another intense fight for our teams. And laning matchup, kanina pinaka-interesting dito. Oh man, I'm interested for the lineup of Oheb and Skylar kasi sobrang importante yung ano role nila dito in terms of when they're gonna spike. Of course, si Oheb hindi niya pwede ipagbigyan si Skylar dito kasi kung mabilis yung pag-scale ng Bruno na to, kung hindi siya mahinto, kung nakaka-free hit lang siya, nakaka-free farm siya, by the 8th to the 9th minute, sobrang sakit na ng damage niya with the Berserker's Fury. So sobrang importante yung matchup natin dito sa Gold Lane. Gold Lane ang kailangan bantayan ng ating dalawang teams. RRQ Hoshi, kailangan ng pigilan si Oheb. Again, this is Oheb again with the marksman. Iba yung laro ni Oheb. Yes. Kapag marksman yung ginagamit natin. Pero again, para dito sa ating dalawang jungler, we have Albert and Wise. Sabi si Albert ang pinaka... parang jungler of the season, jungler of the year, jungler, best jungler of MLBB. Pero kanina, perfect KDA or perfect no deaths for Wise during that game. And ito pa rin the usual, maingat yung mga teams natin, pagalingan na lang umikot. Yung best jungler daw, sabi dito ni Wise. Hindi, nakuha ulit ni Wise yung YSS niya. Ayun. Binigay ulit eh. Oh, yun, and this is smart. Topside rotation kaagad dito para sa Blacklist International. Tulungan lang konti dito si Oheb, but I think it's more of just para makuha ng crab coin si Wise. Same lang ang ginagawa actually ng dalawang teams natin. Yes. For RRQ Hoshi naman, kung mapansin nyo, si Albert, doon ulit siya kumukuha sa jungle area na side ng Blacklist International. Uy! Nadali din si Oma B at pumasok dito ang side ng RRQ Hoshi. But a fast disengage for Blacklist International. Perfect timing for RRQ Hoshi to take this turtle. Ginawa ng Mountain Shocker, pero sabi ng Blacklist, teka, kukulitin namin kayo, hindi pwedeng hindi pumasok dito. Si Edward. Edward, lumalaban pa rin. Papasok doon, pero nasuntok si Albert. At yung turtle, eto na. Pwedeng-pwede nang simulan or for RRQ Hoshi, hindi nila itatry na kuhanin. Bakit? Nabawasan sila dun eh. Albert is at around 40% health. Nabawasan din actually si Vin, pinauwi siya. So Blacklist International at ginawa dun ni Edward. Oo, mas maganda kung nakuha sila ng kill pero wala pa naman items si Wise. But the most important thing is nahinto ng Blacklist yung gusto gawin ng RRQ Hoshi, which is to take the turtle. Oo, munti kang ba? Kala ko, Haji. Sobrang idol na lang lahat si Haji kapag ka nakakuha niya pa. Yun yung tipong sumilip ka lang tapos nakakuha ka pa ng loot bag pagdating sa party. But anyway, 2-0 ngayon. Tingin lang. Pumunta ka pala para kumuha ng loot bag. Ano kaya laman ng loot bag nito? But anyway, RRQ Hoshi
with the Turtle Blacklist International. Ito na naman ang kanilang strategy, which is to focus on the objectives. Mm-hmm. Si Wise, kung mapansin natin ngayon, wala eh, ma'am. Jungling, mm-hmm, freely against RRQ Hoshi. Ito yung nakakatakot, kay RRQ Hoshi. Oo, yung Blacklist, yung RRQ Hoshi, yung lineup nila ngayon, mas RRQ Hoshi. Albert on the Paquito, a good capability to end the game in the first 10 to 13 minutes. May yung sa ganyang lineup ng RRQ Hoshi, may possibility yun kung hindi mag-ingat dito ang Blacklist International. So katulad ng game number 1 with the first turtle, binigay ng Blacklist yung unang turtle at sabay nun sa top side rotation ni Oh My Venus para tulungan si Oheb na i-maximize yung energy shielding sa gold lane in the dun sa taas ng mapa. So that's good news for Oheb na unti-unti mas mabilis siya na makakabuo ng mga items. Uy, pero mabilis din, parang deja vu. Nakita na natin kanina nagtipon-tipon ang side ng RRQ Hoshi sa may middle lane. Now ang kanilang movement ay sa may ng top lane. At Clay, hindi natama. Uy, pero na-stun dito si Oh My V. Nag-flicker pa nga yung Bruno dito. Oh, natahe si Oh My V. Pero that is going to be a third takedown for Oheb. And kahit laging RRQ Hoshi ang nakakakuha ng kill. Now at 3 kills in total, Blacklist International, hindi ganun kalaki nagiging kalamangan against them in terms of the gold. Yeah. Actually, sobrang ganda nung ginawa doon ni Queen V, yung pwesto niya. Nakita kaga ni Oheb na malapit na nga yung mga miyembro ng RRQ, pero mahuli si Haji. Oo. Talagang gustong kuhanin ng RRQ Hoshi dito si Oheb. So, for Blacklist International, hindi nila pwedeng pabayaan si Oheb sa may top lane, but at the same time, si Edward kasi sa may bottom lane, continuous lang din. So, mamaya natin makikita yung possible niya na i-contribute in terms of Team 5. But right now, RRQ Hoshi, nagagawa nila yung gustong nilang gawin, although kulang pa in terms of the turret push. Yeah. And now, hindi ako masusupresa kung mapupunta yung turtle na to sa RRQ Hoshi! Uy, Edward! Grabe si Albert dito, sumutok! No, patay nga lang dito si parang Skylar natin, Blacklist International, Oh My V with that ultimate. Haji! Gusto uli si Clay, here comes the Jit Kudo, pero Oh My V makukuha doon ni Albert. Pumasok na ang Paquito and Oheb. Oh, Oheb! Wise, laban kay Albert, pero Haji! Against Vin, double kill para kayo, Oheb. It is marksman time. Sabi nila Blacklist International, the shutdown plus a double kill for Wise. Anong team fight? Kayo ang lumapit, tapos papakita namin kung ano yung aming na-farm. And a third take for Blacklist. Ay, hindi ako makamove on, Bes. Ah, sorry. Tingnan mo gagawin dito ni Oheb. Okay, entropy. Magsaswap siya. Magagawin niya. Biglang makaka-flicker siya. Si Wise din naka-dash na hinabol doon si Albert at si Oheb living to fight another day. Muntikan na siya ma-burst down doon pero naka-flicker siya sa kabilang pader. And yung tuloy, it leads to Blacklist with more kills. And na naman, ito ata yung opening ng Blacklist, the signature opening of... Nakalimutan ko yung gusto ko sabihin. But yun nga, guess na yun. Ilang beses na nangyari to sa Blacklist International. Kumbaga dito Blacklist International, yes, hindi sila masyadong sumasagot. Pero after that, 1.7 gold lead for Blacklist. At yes, dito natin nakikita kung bakit naging effective para sa kanila. But bottom lane, Oh My V, gusto nilang kuhanin doon. Hindi na makakapasok, hindi na makakahabol ang Blacklist International. And again, gold lead for Blacklist. Oh, yung RRQ Hoshi, again, the capability for them to end the game in minutes 10 to 13. Blacklist International, kahit din naman if RRQ Hoshi makes one big mistake. Hindi ako naman, grabe talaga, hindi na pinapatapos ang mga analysis lagi. Pero middle lane natin, Edward, the flying Edward with that demonic force, hindi pa tatakasin. Nandito si Oheb, seko si Haji, with a flicker, TikTok yarn. Pero yun lang, patay sa kamay dito ni Edward. Here comes the Blacklist International taking down Albert, giving him a second death. Grabe ang Blacklist ngayon. Yung RRQ Hoshi, mga pangalawang beses na nila yun na mukhang ang ganda ng opportunity para sa kanila manalo sa laban. Pero Blacklist, kahit konti ng miyembro, na microhan nila ang RRQ Hoshi, the sidesteps, and from Oheb, the timing, the well-timed entry. Si Edward, saktong-sakto na
ano, sinulit niya talaga yung ultimate niya. Tapos nakabalik pa si, ano, si Ma'am Shoes. Diba? Ibig mo siya yung unang na-pick off. Tapos natapos yung laban, nakasama pa rin siya. Nanalo yung blacklist sa laban. And the RKO, kung ako yung RKO Hoshi ngayon, parang ayoko na mag-set eh. Oo. Yung sinabi mo eh, parang, that was a nice set, but at the same time, Blacklist International, naging continuous nga yung goal nila. Kanina 1.7K goal lead, now at 3.2K. Tapos, turtle objective, nakapwesto na, nililima kanina na RKO Hoshi. Take note, R7, pwede niyang talanan si Oheb or either any hero of Blacklist International, pero ito na, the demonic force again. Here comes it! Guard! Skylar kanyang gustong makuha doon para lumipat kay Vin. At si Omay Vin nandun pa rin with the sustain and the disengage para sa kanila. Masakit na, masakit na bola. R7 with the bravest fighter against the players of Blacklist International. Pero RRQ Hoshi ang umarap. Grabe si Oheb! Lakad na galing si Oheb ng seeker. Tapos pinatay doon ni Wise. And we have Skylar down habang nakuha ng Blacklist International yung turtle. Grabe! Okay, si ay, nahatak si Oheb! Okay pa rin! Ang bilis, pa. Ang bilis ng kamay dito ni Oheb. That is the second time makaka-escape siya doon sa damage ni Albert. Pero OVB ang kanila mahuhuli doon. And RQ Hoshi, ready to fight anytime. They also have the damage. They are at the 25K gold. May farm dito si Albert at 624 KDA. Blacklist International, hindi talaga nila binibitawan yung mid lane turret. And they cannot. Sobrang importante yung mid lane turret yan para sa mga teams. Yan kasi yung ano eh. Eh, isipin mo yun yung toll gate papunta sa jungle mo. Kung nawala yung mid lane turret mo, mas madali na para sa mga teams mag-invade, pumuesto sa jungle, mag-set up dun sa jungle mo na sobrang lapit sa base, hindi kayo makalabas. Uy! Uy, uy. Yung rin eh. Naituri na ko eh. Sadali lang. Tamaan ako para kay Haji. Yung mga moments talaga na mas masarap manood kaysa mag-sit. Oo nga eh. Good luck, good luck. But yes, alam din ng Blacklist International kasi kung nabasag ng RKOC yung tore na yon, that enables Albert's plays. Albert, R7, binapapasok lang talaga. They won't be afraid to engage. Yan na. Nako, nag-defensive item na dito si Albert with the BFB, pero Blacklist International, kung titignan natin yung mapa nila ngayon, kompletong-kompleto pa rin. Kanina 3-0 at yung score 10-7, but the Blacklist International, they are on the lead. Nakapwesta din sila actually dito sa may Lord, and Wise medyo malayo nga lang. So more on, pang-debate pa rin ang pwedeng gawin ng Blacklist dito, pero RRQ Hoshi, they have been. Pwede sila mag-set up anytime. Kita din si Haji. Speaking of Haji, napalilimyari si Haji doon. Haji might be down, pero hindi, nakapag-shoot out. And a disengage. Ang ganda ng... Parang may mga, alam, may mga agimat. Parang may agimat ngayon yung Blacklist International. Kanina pa sila nabubuhay. Mga close calls. At kahit napipita sila, parang hindi ma-convert ng RQ Hoshi na maayos. Tingnan mo, lahat ng mga first tier towers ng Blacklist International, buhay pa. O, pwede pa sa next game. Pwede pa sa next game. Pali, times 2, yung mga tori nila doon, bibilangin ko sana pa isa-isa. Sabi naman yun, kawawa ng RQ Hoshi doon, times 2 pa yung tori ng Blacklist. Wala eh, ayaw po mo siya. Ayaw po mo siya. Pero ngayon, Haji, the good thing about what's happening for Blacklist International is magaganda yung setup ng RQ Hoshi, yes, pero hindi sila napapunish. Oo. RQ Hoshi ngayon, parang magkakaroon sila ng tutuloy pa ba tayo? Or nagkakaroon sila ng doubts sa capabilities ng kanilang lineup. Pero here comes the conceal. Dalaway na huli. Pumasok si R7. Here comes the veteran airstrike. Pero pumasok doon ang Blacklist International. Ed Ward again with the demonic force. And now low alive. Isa pa para sa kanila. Ed Ward! Blacklist International killing spree for Oheb. Albert again, ang nakuha against RRQ. RRQ, Hoshi, wag na muna kayo mag-set. Makahuli na nga kayo ng dalawa, hindi nyo pa natapos. Kami napapagod para sa inyo. Oo, napapagod na kami para sa inyo. Sige, RRQ, kaya pa ba? Kaya ba today? Isipin mo, you are trying to set against the Ube. Granted, ang ganda nung set doon ni Vin. Dalawa eh. Pero na sidestep ni Oheb, nasa labas siya ng range ng Feathered Airstrike, hindi siya nahatak ni Vin. Naka-sidestep lang si Oheb, naka-free hit siya. And ito yung ano, maganda sa Fovius pick ni Edward na nung tumalon, pag-set, hindi nila nalapag yung, hindi nila, alam nila na talo na yung ano, yung initial set nila na ay, kailangan natin i-drag yung teamfight na to. Biglang si Edward tumatalon na, naglalaro ng whack-a-mole.
Parang nang i-incensong guacamole. Oo. So, incensong dala. Incensong dala yung guacamole. Ano ang bit-bit niya? Talagang tanggal ang mga masasamang espiritu. Barkyoshi. Ramdaman ng Blacklist International ni Edward, may masasamang espiritu dito sa bush na to. Hindi ako nandito para makipaglaban. Nandito para magtanggal ng mga masasamang espiritu. Pero nakita na natin ito kanina, Blacklist International. They have the Lord. Pwede silang kumuha muna ng inhibitor turret, pero kanina RRQ Hoshi, naging strength nila that game number one to extend the game is actually the clearing of minion wave. Eto na ang Lord Feather Airstrike para kay Clay. Haji! Pumasok, pero walang tatanan. Testing lang daw muna. Tore lang muna. Baho muna, Blacklist. At tas alis muna sila. Okay na. Job is done. Sila ang inhibitor turret, pero pwede nilang i-force yung bottom lane, although RRQ Hoshi is there on the defense. And ano nakakatakot dito, pwede kasing mag-agre si Haji anytime. Isang sipa, one kick to change it all. The Karate Kid, Haji. Oh, the Karate Kid. Oh, dami ng nicknames itong si Haji. KDA machine, MVP machine, Karate Kid. Lahat na eh, no? Ito, si Karate Kid, oh. Ay, eto na, the Karate Kid and the Jumpy Kid. Edward with the morning sport. Oh, the sipa! Buhay pa rin ang mga players dito ng Blacklist International. This game para sa kanila, kailangan ulit na ng mga minion wave. Pero patay ngayon si Vid. Blacklist International, they are ready to claim kung ano man ang gusto nilang kuhanin dito against RRQ Hoshi. Napipilitan ngayon ang RRQ Hoshi to back away. Oh. Play? Okay? Pustore, Haji na naman. Oh! And here comes Ali yung play. Wise will get a kill. Tapos, again, Edward with the third force. Lumagitik yung damage dito. Sabi si Edward! And a tower lock for Blacklist International. No! There is no break in the code para sa ating game.